Magandang hapon daw mga boss, mga kamping, mga bunyog. Maaga po tayo ngayon. Tuloy po natin yung mga tungkol ho sa ari-arian ni Kibulog, ay Kibaliw, ay Kibuloy, no? Marami pong nagtataka bakit si Duterte ang ginawang administrador ng kanyang mga maiiwan kung sakasakaling anuman ang mangyayari sa kanya. Isa na po si Atty. Claire Castro. Pakinggan po natin at mamaya magbigay tayo reaksyon. Sinabing property partner, okay, in-appoint mo bilang administrator ng properties ng isang ano partner, ng isang grupo, ng isang korporasyon. Pati ba yung sa ibang bansa, sakop mo rin? Of course. Sakop mo rin? Oo. Noo. Mm-mm. Na, pero di ba may... Kumaga siya yung overall. Overall. Di ba? Pero baka may appoint siya doon na assistant para report-report lang. Di naman siya appoint every time na gusto niya pumunta sa ibang bansa, pwede, mahirap naman yun. So, pwede may assistant doon, pero parang overall, si Pangulong Duterte. Pero, di ba nakakataka sa edad ni Pangulong Duterte, bakit siya? Bakit siya? Bakit hindi ibang lawyer? Di ba? Bakit si Pangulong Duterte? So, tuloy, nag-iisip yung ibang tao, sino ba talaga ang may-ari ng ibang properties? Di ba? Especially close sila. Di ba? Sabi pa nga natin ni Pangulong Duterte, binigyan pa nga daw siya ng property. Binibigyan siya ng property, binibigyan siya ng kotse, itong si Pastor Kibuloy. Alam mo ba yun, partner? Nadinig mo ba yun? Oo. So, in other words, hindi bumibili si... Parang mga ano lang, no, mga laruan lang kay Kibuloy, kung ibigay kay Duterte. Hindi lang kotse, bahay pa nga eh. O, mga bahay. O, diba? Pangulong Duterte ng property? Bigay lang sa kanya ni Pastor Kibuloy? Minsan mag-iisip ko eh. Ayaw mo mag-isip na negatibo. Totoo ba na si Pastor Kibuloy ang nagbibigay sa kanya ng property? Tandaan natin mga kayubi ah. Pero alam mo, Atty. Castro, ayon kay Las Cañas, yung Kibuloy na yan, front lang ni Digong. Oh. Si Las Cañas nagsabi, di ba mga boss? Pakinggan natin, maganda yung ano ni Atty. Claire. Sana tumakbo to si Nadurno. Kung magbibigay si Pastor Kibuloy ng property kay Pangulong Duterte, lupa pa to, saka mga kotse, saan galing yung pera? Ang issue ngayon dito eh, pinapakayod niya yung kanyang mga workers to earn money. Tapos mamimigay mo lang sa iba. Di ba dapat naku-question yun? Di ba? Dito sa mga ari-arian partner, ano ang karapatan ng bawat miyembro? Co-owners sila, partner. Co-owners. They are part of it. Kasi but when you appoint ng ano to administrator. Ayun na mamamahala. Kailangan mo bang kunin yung kanilang hindi lahat ng bawat miyembro? Okay, ganito yung partner. If we're talking a corporation, kasi dapat hindi lang isang tao yan. Hindi ko alam kung paano yung setup nila, partner. Oo. Diba? Pero hindi ito dapat isang tao lang nagde-decide. Kaya lang, para sa panahon nito ni Pastor Kibuloy, para siya lang lahat eh. Yun yung dating sa kwento, para siya lang. May mga assistant lang siya. Pero lahat na nagde-decide, lumalabas si Pastor Kibuloy lang. Galing. Di ba? Katulad dito, sabi ko nga, may executive pastor na. Bakit kailangan mag-appoint? Well, in fact, yung executive pastor, wala namang kaso. Oo. So, ano? Di ba? Minsan isipin mo, partner. Oo. Hindi, may balita kasi, partner. Titsikin ko lang kung ano yung ano nito, ha? Yung citation nito, mga kayubi. Pero may nakita kasi ako, may findings na nung panahon ni Pangulong Duterte, mas yumaman si Pastor Kibuloy. Mm-hmm. Kaya nga, di ba, tanong na... Hindi basta yaman ang nangyari dyan, Torne. Hindi basta yaman. Super yaman. Atin, hindi ba siya nagagamit? Hindi rin ba siya nagagamit para maimbakan ng pondo? Kasi, di ba... Ayun eh, maimbakan ng pondo, ha? Oh, tuloy natin kaya, Tommy. Kung isipin mo, bakit nga si Pangulong Duterte? Ba, ayaw mo mag-isip, partner. Pero sa dinami-dami ng miyembro ng KOJC, sa dinami-dami ng mga opisyal ng KOJC,
Why? PRRD. Diba? Meron ba siyang ano dyan? May stake ba dyan? Hindi. Kasi siguro dahil diba? Sa ganun lang talaga ang kanyang tiwala partner. Mm. Kay former president, kay Tatay Dix. Pardon. Kaya ilang taon na si Pangulong Duterte? Sa kanya ipinaubaya. Hindi na nga halos makalakad si Pangulong Duterte, gagawin po ang tagapamahala. Ano ba ang role ng partner, ng property administrator? O di siyempre ikaw magde-decide lahat, partner. Oo. Pag sinabing lahat, lahat ng liabilities, lahat ng obligations, oo. Lahat ng pwede mong igastos, edi ikaw. Oo. Ano ko nagbasa na, tama ba, ano ba yun? Legal term yun? Fractuary partner. Usufruct? Oo. Hindi din siya. Hindi yun yung usufruct eh. Ang usufruct. Diyan po, nagtataka rin si Alat. Kagaya ng maraming mahaba po yan. Basta panoorin ninyo maganda. Maliwanag po yan. Pero dyan po, sa kay Atty. Claire Castro na yan, nagtataka siya. Kagaya nga, hindi kaya ba nagagamit na pag-imbakan? Na ano. Ito lang ako sa akin dyan, mga pre. Marami pong mga politiko na kurap. Magnanakaw o whatsoever. Isa na ho yung dating Pangulong Marcos Sr. na marami hong kronis na kung saan-saan ipinangalan ang kanyang mga kayaman. Hindi naman ho yung kwentong comics, si Bio ba? Yan ho ay totoong nangyari. Kung kani-kanino nakapangalan, yung mga kayamanan ni Ferdinand Marcos Sr. Oh, mga kronis, doon nilagay. Oh. Di ba? Hindi maaaring ganyan din niya si Kibaliw. Eh, Kibaliw, Kibuloy. Kasi, talagang, eto ha, ito pa isang napaka-imposible dyan, mga friend. Best friend sila, ha? Isang nagsasabing, appointed son of God siya, si Kibaliw yun, di ba? Ito naman kanyang best friend! stupido raw yung God para sa kanya. Who is this stupid God? Oh. Hindi ko malaman ngayon kung sino nga yung God na sinasabi ni Kibulog na nag-appoint sa kanya. Tataraming tanong dito sa dalawang to. Alam nyo ano ito, mga boss? Tayo po kaya Kibuloy. Nagtayo siya ng ganyang klaseng sekta, ah, na napaniwala niya yung mga tao na siya raw may hawak ng kaluluwa. Kagaguan, ano? Anyway, anak ng pating, oh Lord. Tapos, ito namang isa, sinasabi niya na alam niya na siya ay sa impyerno mapupunta. Kung may impyerno man, sabi niya. No. Hindi nga rin siya, may sinabi si Didgo nga, hindi ba matatay? Hindi mo nga alam kung meron nga langit eh, o kung meron nga Diyos. Yun ang mga ano niya eh, ha? May mga taong ganyan, oo. Yung mga ETs ba sinasabi, oo, na hindi sila niniwala sa Diyos. Para sa kanila walang Diyos. Oo, ganun. Meron noong ganun kaibigan din, no? Basta sa kanya lang, sila gumagawa ng masama. Oh, sa di sila niniwalang may Diyos. Ang tao para sa kanila parang kabuti na sumulpot lang dito sa ibabaw ng mundo. Ganun yun. Kung pag, alam niyo mga boss, no? Kung anuhinin niyo yung mentalidad ng mga itis na sinasabi, yung mga hindi ho naniniwalang may Diyos, talagang kung mahinahina po ang inyong pananampalataya, matatangay kayo. Oo. Kasi nga, sabi-sabi, may mga kung ano nila, malalalim ang kanilang ano. Malalalim ang kanilang mga hukay na nawawala sila ng paniniwalang merong lumikha. Ayun. Yun nga, ako kaya lang ako matibay, yun nga sasabi ko. Diba? Pag may takagawa ang tao ng buto, o nakakopya nila ang buto, at itinanim nila yung kanilang ginawang buto at nabuhay, wala hong Diyos. Ganun lang ako kabilis.
wala nang maraming usapan pa. Pag nakagawa ang tao ng buto, nakopya nila yung munggo o kalabasa, buto ng kalabasa, itinanim nila, tumubo. Wala pong Diyos. Automatic na buyo. Yun nga, hindi kasi kayang ibigay. Yun hong naibigay ng Panginoon, buhay. O, na hindi kayang ibigay ng tao. O, di ba? Nakagamot sila ng sakit. O, ganun. Nadudugtungan nila ang buhay ng tao. Pero, hindi ho nila kayang bumuha. Hindi ho nila kayang, gumawa ng buhay. O, di ba? Hindi nila kayang bumuo ng tao na bibigyan nila ng buhay. Di ba? Kaya nga, minsan, pag nagkukwento, nakakita ho ba kayo ng mga debate-debate, yung mga kung ano-anong religion na yan? Ha? Saksi ni Hoba, ibang, kung ano-anong lahing, kanya-kanya lang, debate ka, nak ng pateng, kulang ho ang isang linggo. Mali ka kapatid, ayon sa versikulo, kapitulo, itira naman yung isa. Kapatid, eto, sabi, iisang Diyos po ang kanilang pag-uusapan. Ang Panginoon, ang Diyos Ama, sakit sa ulo. Diba ba? Hindi sila magkasundo-sundo. Pero isa lang paniwala. At yan hong mga nag-aano na yan. Mga nag-didibadibati na yan. Na mga religion. Eh wala hong nagmura sa Diyos dyan. Wala hong nagsabi na stupido yung Diyos mo. Di ba? Pero itong magkaibigan na to, best friend forever. Yung isa, ako ikaw ay in-appoint ni God. Sabi naman isa, who is this stupid God? Pero, ang pinagbilinan nitong appointed son, sa kanyang mga ari-arian, kung ano man ang kanyang mangyayari sa kanya, dun, kay Duterte, na si Duterte yata, pati yung poop, namura rin, di ba? Oo. Malupit, mahirap pong iniisipin niya. Pero yun nga, iisa lang din ang pinagbabasihan natin. Ang kasabihan nila Scanias, ang sinabi nila Scanias, na yan si Kibuloy na yan. E prant lang ni Duterte yan. No? Ngayon, para sa inyo. Saan kaya magkikita itong pag sumakabilang buhay na? Saan kaya magkikita itong mag-best friend na to? Sa impyerno o sa kalangitan? Nakapanood na po ba kayo ng debate ng mga ganyan, yung mga sekta-sekta na yan, mga rehili-hiliyo na yan? Naku! May mga ano pa po yan eh. May mga kawan ng mga iglesia, may kawan ng saksi ni Hoba, may kawan ng dating daan. Pag nagdibate-bate yan, napo, pagalingan ho yan. Ayon sa ano, mali ka kapatid, eto yan kapatid. Ganun yan, nakunak ng pating. Iisa po ang Diyos na pag-uusapan nila. Ang pagtatalunan po nila yung Biblia, eh hindi ko malaman. Kung magkakaiba ang kanilang Biblia. Kung anong pagka-interpret nila doon sa Biblia ang kanilang binabasa. Ha? Ewan ko. Hindi po sila magkasundo-sundo. Kaya nga debating napakahaba eh. Pagalingan eh. O, palakpakan naman yun. Ang dami hong nanonood ha. Pag mayroon hong mga debating ganyan ha. O talaga. O, talagang iba tao eh. Diba? O, Diyos ko. May kanika nila po sila simbahan. May simbahan ng iglesia, may simbahan sa Sineoba, may iglesia Jesus is Lord, at kung ano-ano po yan, ha? Iglesia nito si, simbahan nito si Kibaliw, o kanya-kanya po yung style, di ba? Pero, hindi po sila nagkakasundo dyan, may kanya-kanya po silang style. Kagaya po sa Katoliko. Ay, tatanong ang iglesia, bakit kaya sumasambay ka kayo dyan sa mga ribulto? Yan, ika ay ginawa lang ng tao, mga kung ano-ano, ganun-ganito. Paliliwanag ka na naman, paliliwanag mo na. Hindi yung ribulto, sinasamba namin. Imahe lang yan. Sa Panginoon pa rin. Ang kukul. Eh, kayo ba? Ano ba sinasamba nyo? Ha? Samba kayo ano? Ganun pa. Pero, si Digong at si tong si Appointed naging mag-best friend, anak ng kamote, oh. Ewan, mga boss. Basta ako, yun din ang akin.
tama si Las Cañas. Yung ibalug na yan, eh, ginawa lang imbakan. Sabi nga, sa duda ni Atty. Claire Castro, hindi kaya ginawa lang imbakan ito ng mga ano, di ba? Kasi, kung napanood niyo ba yung interview kay Chris Aquino, wow! Sabi ni Chris Aquino sa paraiso. Yung paraiso na pinatayo ni Kibulon. Ang ganda! Gano'ng katagal? 6 months lang? Ha? Sabi ni Chris Aquino. 6 months? Oh, mahigit 1,000 ang taong gumawa rito. Sabi ni Kibulon. Mahigit 1,500 yata na trabador ng kingdom. 24 hours. Kung nakita niyo yun, ganda-ganda talaga. Paraiso. Magkulab na po tayo. Sakit sa ulo itong magkaibigan na ito. No? Paano naging magkaibigan? Ang isang appointed son daw siya ng God at ang isang stupid naman ang tawag kay God. Kulab na po tayo. Siya nga pala. May mga nagsasabi, paano ika kung si Duterte eh dakipin, madakip na ika ng ICC? Kayang-kaya na ni Digong yan. Pilipinas pa. Oh, di ba? 6 na taon nga siyang pumagibabaw dito eh. Daming nangamatay. Wala. Hanggang ngayon, gulo pa siya, di ba? Di ba, mga boss? Basta, kailangan magaling ang pagkakahawak. Miss Excellency sa bola. Para hindi maagaw sa kanya. Maraming gustong sumundot eh. Ayun, basketball. Maraming gustong umagaw ng bola sa kanya, di ba? Kailangan magaling siyang humawak. Ha? Jeff Ramos na shout out, ha? Magandang gabi po tayo. Magandang buhay po sa inyong lahat palagi. Magandang buhay, Nak Jeff. Kalat Ibaya, shout out. Akira Milus, shout out. May you have a pleasant day. Ingat, sabi ni Kalat ni. Tagal na wala si Akira. Johnny Alacaden, shout out. Karox, yung ari-arian ni Pacquiao kay Duterte naman yan. Kinita ni Digong sa loob ng 6 na taon niya sa pwesto. Alam ko din. Dami nagtataka. Alam, magaling to si Johnny Alacaden, oh. Good evening, Karoke. Tirahin mo na, Karoke, sabi ni Kalat niyo. Hello, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear. O, talaga. Santander Alvarez, shout out, ha? Gagawin ng Son of God, si Diggs. Ha, mga gago talaga. Gaganda mo ng comments, eh. Oo. Ha? Itakayin mo. The appointed son, appointed the... appointed son of God, inappoint yung nagmumura kay God. Anak ng... Ano ba yan? Ewan ko sa inyo. Johnny Alacaden ulit, oh. Karox, hindi mo ba napapansin si Harry Roque hindi na lumalabas sa YouTube channel? Sa YouTube channel niya kasi na high blood nung nagsalita sa Liwasang Bonifacio, karma. Totoo ba yun? Totoo. Hindi mo sabihin, totoo talaga yung karma, ha? Chris Kali, shout out. Sir Rox, baka may patago rin si Duterte kay Kibuloy na bilyon-bilyon na ninakaw ni Dutae mula nung umupo sa Malacanang. Kaya si Dutae aligaga sa mga pinatago niya kay Kibuloy. Saka sabi ni Arlene Rox, nasa iba't ibang spiritual wives ang ibang ari-arian at pera ni Kibuloy. Kailangang imbestigahan din ang mga spiritual wives ni Kibuloy. Nakakalat ang mga bilyon-bilyon ni Kibuloy. Dati alam yan. Pero alam nga namang makalusot siya kay Digong. Na alam, puso ni Digong na yan, ha? Michael Santos, shout out. Paano ang lahat naman ng yaman at ari-arian ni Pacquiao ay galing sa Diyos? Galing sa Diyos niyang si demonyo na galing sa nakaw ng ilang taon sa Davao at sa Pilipinas. Kaya ganun kadaming yaman noon. Alam din si
Phil Santos, ah. Ida, shout out. Dalawang pastor, manyak. Tawa niyo. Kuya, what are friends are for? Tawa. Si Ida. Magaling din to. Welcome to the club, ha, Ida. Librado Ludovico, shout out. Sabi niya. Swerte ni Tandang Durian do tayo. Kung magkakayon, tapos na ang mga maliligayang araw mo, Pacquiao. Isang bala lang, tapos na ang buto-buto. Yun yun. Well, alam niyo, hindi malayong maisip yan. Yan ang kabang-abang. Sa 12 daw po, sabi, ng Kongreso, pag hindi ka pa sumipot, kibaliw, ay Pacquiao, eh talagang pasasara na namin yung SMMI mo. A 12 ho ng Marso, ilang araw na lang, hindi ho yan sisipot. Sige, pwede na naman akong pumusta dyan. Sinado nga, hindi niya sinipot Kongreso pa. Oh. Abangan na lang ho natin kung nasaan na si Kibalog. Kibulog, ha, o kung nasaan napunta. Nagtatago daw siya. Naku, Diyos ko. Kibuloy, tignan mo yung nangyari sa'yo. Ikaw kasi, talain mong, ay, ewan ko sa'yo. Ha? Jaime Villapando, shout out. Napakakapal ng pagmumuka ng Robby na yan. Ipinagtatanggol ng hoodlum ang kapwa hoodlum. Patay tayo dyan. Napanood mo ba yon? Pretty Boy Hoodlum. AJ Reyes, shout out. Hindi kay Pacquiao yan. Hindi kay Pacquiao yan. Yan ni kay Duterte yan. Pinangalan lang yan sa kanya ni kay Pacquiao kasi walang audit yan kasi donation palabas dyan. Oh, galing din ni AJ Reyes. Maraming ano dyan sa Delonte, di ba? Oh. Estrelita Heroes, shout out. Good evening po, Sir Roque. Good evening, Estrelita from Japan. Rain Ichu, shout out. Anak-anak ko sa Japan yan eh. Kasamahan namin sa Team Alapaap nung araw, ilakalat ni Lady Sanita, shout out. Good evening po, Sir Roque, at sa loving wife mo at sa mga anak niyo po. At sa aming mga viewers, God bless po tayong lahat po, sabi niya. God bless, Lady Sanita. Sumagot si Kalat niyo. Ikaw din, God bless, you're the best, sabi ni Kalat niyo. How shall shout out? Kingdom of Jesus Christ ba talaga yung simbahan ni Kibulog na appointed son of God? Bakit nag-appoint siya ng demonyo? Namumula ako sa iyo, how shall ka? Sino yung demonyo? Nestor Porcincula, shout out. Oy BBM, sequester mo agad yung property ni Pacquiao at magsasama-sama na kayo, puro kayo kawatan. Magbaril na kayo sa ulo. Masyado mainit na ulo to si Nestor Porcincula. Mary Grace Santos, shout out. Good evening, Karoke. Daming galit kay Padilla. Kahit di impeachable ang senador, eh gusto niyang ipa-impeach. Kinikilabutan ako sa dasal niyang sa hearing kay Kibs nung nag-object siya ng contempt. Sayang talaga ang pasweldo sa kanya. Samahan na lang niya BFF niya sa Davao na naging administrador ng kayamanan ni Kibs. Pwede rin. Diba? Azucena Ambita, shout out, ah. Sabi niya, oh. Binabalik na ni Kibuloy ang lahat ng mga ari-arian ni Digong na ipinasa sa kanya para palabasin kanya ang mga iyon. Kaya sinabi sa kanya ni Digong na ibalik na uli sa kanya para kang anuman ang mangyari sa kanya, mabuti na naibalik na niya ang lahat ng yaman ni Digong. Thank you, Sir Rox. Have a rest day. Good day. Iisa ang ano natin, ha.
iisa ang ating lohika, di ba, mga kurin? Ay, may bilyapando ulit, oh. Tumahimik ka na, Kimo. Lahat ng ginagawa at pinagsasabi mo ay puro mali at wala sa agrumento. Mas mabuti, tumahimik ka na lang. Makulit, eh. Ayaw tumahimik, Aime. Ewan ko nga ba dyan kay... Wala ka bang advisor, Kimo? Bago ka magngangakak na kung ano-ano dyan. Sa bagay, ano, hindi natin masisisi si Kimo, Aime. Kung sila Harry Rocky nga, eh, kung ano-ano rin pinagngangakak, di ba? Abogado pa yun. Si Kimo pa. Mas may karapatan si Kimo magkamali kaysa kay Harry Rocky. Diba? Taglaw Vlog, shout out. Iba talaga pag may mga, ha? Iba talaga pag may mga maling ginagawa, takot nawala sa priston, di tulad ni Pinoy na talo okay lang. Ah, sa pwesto, takot mawala sa pwesto, sabi niya. Pulito Rubilo, shout out. Good evening, Brother Rox. Ginawang administrator si Digong, ibig sabihin, si Duterte ang tagapamahala. Paano yung dumating na rin o warrant para sa ICC kay Duterte? Kanina isasali ng tagapagmana ang ari-arian ni Kibuloy kung pare-pareho silang ikukulong. Alam na ni Digong yan. Alam na ni Digong yan. Ha? Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Mahiwagay ang ari-arian ni Kibuloy. Ayon kay Las Cañas, ginawa na ni Kibuloy na administrador si Duterte para siguraduhin niya na hindi ito maiimbestigahan ng gobyerno, lalo na sa mga taxes. Sa aking opinyon, pwedeng korporasyon sila dyan ni Kibuloy at Duterte. Malalim talaga ang pinagsamahan nitong dalawang ito. At malaking tiwala ni Duterte. Isang mabigat at malaking tanong. Paano kung arestuhin si Duterte ng ICC? Paano na uli ang ari-arian uli ni Kibuloy? At kanino na man uli ito ipagkakatiwala? Siyempre sa anak. Sa anak na ni Duterte, di ba? Ngayon lang yan, ha? Rodel Alpilor, shout out. Totoo po yan, Sir Roque. Di karapat-dapat si Digong nyo. Abay, puro mura. Sus, sasama na lalo. Sasama na lalo, sabi niya. Romeo Dransiang. Dransiang. Welcome to the club, Romeo Dransiang. Sabi niya. Paano nagkaroon ng kayamanan si Pacquiao kung wala namang negosyo, wala namang pinagkakakitaan? Meron yung limos. Sumagot si Marcelo Santa Ana. Front lang ni Digong nyo si Kibulog. Ay, si Kilibog. Sabi, di ba? Para kayong bago ng bago sa mga politiko. Ha? Karamihan sa mga politisyan na kurap, para walang investigasyon, ililipat nila sa kanilang pangalan. As simple as that lang naman, hindi naman masyado mabigat yan, di ba? Pero ito, mabigat. Kasi nga, nagkabukuhan dito, eh. Hindi akalain na magyayari ito, eh. Nakapirmis na kay Pacquiao, eh. Ah, na siyang may-ari ng mga sinasabi. Eh, biglang eto ngayon, walang lusot si Pacquiao ngayon. Aaresto yun si Pacquiao. O, oh, diba? Aresto yun. Kung makikita nila yan, baka 30 feet underground na yan, nagtatago daw, diba? Sabi ni Pacquiao, diba? Ako'y nagtatago sa maraming bato. Ako, hula ako, nandun sa ilalim nga. Maraming bato daw, eh, diba? Odelia Alpilor, shout out. Sir Rox, paano naman pag si Digong nyo ang makukulong? Kanino naman niya ililipat? Nagtatanong lang po, Sir Rox. Salamat po at ingat po palagi. God bless po. God bless, Odelia. Yun nga. Alam na this.
Bernardo Chansing, shout out. On the way na rin si ang ICC kay Digong Nyo. Nonsense din. Mm-hmm. Importante. Tsaka yung ICC, matagal pa yan. Magagawa na ng remedyo ni Digong Nyo kung paano niya ilalagay kung saan niyang kanyang kayamanan na yan. Oo. Basta't importante, wala na kayong makukuha dito kay Pacquiao. Ah, diba? Ganun mo. Mahiwagang hiwa, shout out. Paano kung ikinulong ang tandang kanor ng ICC? Iisang tanong ninyo mga pre, diba? Romeo Mendoza, shout out. Papalit si Reverend Pastor Xi Dinggong. Mura-mura. Ayo, papalit si Reverend Pastor Xi Dinggong mura-mura. Romeo Mendoza, oh, shout out. Ah. Sa palagay ko po, baka yung ibang properties na nakapangalan kay Kibbs ay kay Diggs, kaya dami lang si Kibbs. Ah, pares tayo ng palagay. Charlie Way, shout out. Kibbs will enjoy his new Supermax home in Denver. Hindi, alam nyo mga friend, lahat ng inyong mga hula, ha, ay iisa lang kung saan makukulong, iisa lang ang solusyon dyan. Nag-suicide si Pacquiao, o hindi makita kung nasaan si Pacquiao, pero hindi nila maihipo ang katawan ni Pacquiao. Yan ang para sa akin lang. Conspiracy theory, sabi nga ni Ma'am. Federico Mandak, shout out. Administrator ba o real owner? Yun ang Federico Mandak, oh. Sabi nga ni Las Cañas, ay prank lang niya si Digong. At prank lang ni Digong. Paano kung kunin din ni, si Digong ng ICC? Sino ang papalit administrator? Mag-aagawan sana, mag-agawan sana ang mga miyembro ng kulto ni Kibuloy. Gulo yan sa KOJC. Eh, yan ang mga kaabang-abang dyan, Federico, ha? Marcelo Santa Ana, sabi niya, oh. Kay Rodrigo Inutil Durua Duterte talaga ang yaman ng KOJC. Huwag niyo nang iligaw ang mga tao. Galing lahat yan sa korupsyon. Ang galing din to si Marcelino Santa Ana. Mukhang malalim din ang alam nito sa mga nangyayari. Elizabeth Iscari, shout out, ha. Good evening, Sir Rox. Yung mga ari-arian at pag-aari ni Kibuloy at si Digong ang ginawa niyang administrador. Wow, ha? Bakit siya? Siguro si Digong talaga may ari niyan at front nga lang si Kibuloy na yan para di mabuking na galing sa nakaw ito. Dahil sa tagal ni Digong sa gobyerno, isipin ninyo, mula sa Davao eh, hawak nila ang buong lungsod na noon. Na grabe kung mangurakot, ganyang katalino ang mga yan. O, di ba? Kaduda-duda, di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Rogelio Ayento, shout out. Good day, Sir Rox. Ito ang panahon na mahahayag ang pinakatago-tago nilang lihim. Totoo yan. Kalkal na, di ba? Umaamoy na. Sabi na eh. Elizabeth Iscari ulit. Ito naman si Digong. Malay din natin na maglabas na din ng warat ang ICC. At mauna itong maares. Paano siya ipamamahala yung maari-arian Kibuloy? At paano kung pareho silang makulong? Alam ni Diggs yan kung anong gagawin niyan. Gagaling na maraming abogado dyan, di ba? O di ba? Sabi niya. Mas masaya kasi yung kasamaang ginawa nito sa ating bayan. Grabe. Yung isa, mamamatay tao. At yung isa naman, rapist. Wow na wow, di ba? Di pa naman sila nahatulan pero alam naman natin totoong mga kriminal sila, di ba, Sir Rox? Kaya siyempre, same feather flocks together talaga. Oh, yun nga. Kaya kasi sabi ko, di ba? Di sabi. Paano naging magkaibigan? Ang isang son of God, sabi niya. At ang isang, niya sabi na itong God ay stupid God.
Posible yun. Kasi nga, ang isang iglesia at ang isang katoliko, parehong Diyos ang pinaan niya. Pero pagdating po sa ganyang ano, hindi po magiging magkasundo yan. Hindi. May rin magiging magkaibigan, pero tunay na magkaibigan kasi lagkit ng magkaibigan nitong si Son of God at saka yung isang sinasabing stupid God, is sobrang dikit. In the sense na lahat ng ari-arian ng kanyang kingdom ay pinamamahala niya doon sa nagsasabing stupid yung God mo. Ruelio Ayuento ulit, oh. Arox, pag Diyos ang kumilos, wala silang maitatago. Itong ari-arian ni Kibbs ay kay Duterte yan. Mahayag yan sa darating na panahon. Yun eh, ha? Kung buhay pa si Kibbs. Marcelo Santa Ana ulit. Arox, Kawarios, natatawa ako sa pagkunwari eh nagkamali ka sa pagsasabing kibaliw at kibulog at kibuloli. Ruelio Aliento ulit, oh. Karox, matagal na niyang binibilog ang taong bayan. Kung akala ni Duterte habang buhay nilang maitatago itong gawain nila. Lana, oh, tapos na. Malapit na. Pero kung magaling si His Excellency at tunay na His Excellency to, kalkal lahat yan. Isang kowa lang yan eh. Imbestigahan ng kowa yung ari-arian na yan eh. Kung paano naging ganyan karami yan, di tapos na. Diba? As simple as that. Ang tatalinong nasa kowa. O, diba? Kaya lang, eh kung si Digong din na nagpwesto doon sa kowa, eh wala nga investigation siya. Paging Heidi Mendoza. Oscar Lucas, shout out. Tawa-tawa siya. Karox, kunwari, ititiwala kay Digong, kay Demonyo ang maari-arian, pero siya naman talaga ang tunay na may-ari niyan. Iisa talagang gagaling ninyo, gagaling natin, no? Hindi tayo pwedeng gaguhin talaga ito sa, dito sa mister sa totoo lang, eh, di ba? Marcelo Santa Ana ulit, oh. Paano kung natigok si Digong nyo? Sino kaya papalit? Sigurado ako 100% isa sa mga anak niya ang papalit. Sinabi mo pa, sino pa? Wala namang, si Kibulubi, wala namang asawa, wala, maraming inaasawa, wala namang anak. O, di siyempre, si Duterte na. Ruelio Aliento ulit, oh. Karox, alam mo ba na kahit si Digong hindi naniniwala na si Kibuloy ang tunay na sugo? Nagluluka lang ang mga yon, Karox. Uy, siyempre naman lang ang iniwala si Digong sa tunay na Diyos ka eh. Stupid ang tawag niya eh. Kaya dyan pa kay Kibulog. I didn't see any logic in there, sabi nga ni Epilem. Ruelio Aliento, paano maniniwala sa kanya? Yung tunay na Diyos nga, stupido, sabi ni Digong. Tapos si Kibulog, sasabihin niya, Son of God siya kay Digong. Mayus-ayos ka, ha? May pan-night duty pa tayo dyan. Meron, boss. Ruelio Aliento ulit, oh. Karox, front lang nila ang ginagawa nila sa kingdom. Sa kingdom nila. Pero ang main objective nila talaga, paano nila mauto ang mangmang ang mga tao, sabi. Ruelio Aliento ulit, ang daming ano ito, ah. Karox, minsan lang narinig itong nag-uusap sa SMI TV. Naglulukuhan sila. Ang sabi ni Digong kay Kibuloy, ikaw, pastor, appointed san ka? Sabi ni Digong, ako, appointed mayor. Nagtatawanan sila. Ha? Dami talaga, oh. Ruelio Aliento ulit. Ako, sabi ni Mayor Duterte, appointed mayor naman. Tatawanan sila. Sa SMI TV, ikaw, pastor, appointed san ka? Sabi ni Duterte, tawanan sila. Hindi naman. Danny Santos, oh. Shout out, ah.
Lahat ng yaman ni Ikibulugan, tiyak, mahuhulog sa mga Duterte. Swerte talaga, pamilyang mamamatay tao. Patay tayo dyan. Totong Gonzales, shout out. Good evening, Sir Rox. Ayos na, Sir Rox. Dyan na sila magbabarilan. Madami sigurong hahabol kay Duterte dahil sa dolyar. Lang niya, akala siguro niya nakasave pa ang mga datong niya, eh ubod ng gulang ang inappoint niya. Shoot sa banga, kayamanan mo. Be, buti nga. Walang kayamanan yan. Dumating araw ng Davao yun, lalabil lima yung kasama niya eh. O, walang-wala sila eh. Ayon kay Arlene Stone at ayon din kay Ibulog. Paano siya yayaman ng ganyan na ber? Titinda lang sila ng mamalimos. Tell it to the Marines, sabi nga. Shirley Estera, shout out. Good AM po, Sir Rox. From BC. OMG, sabi niya. Grabe ang paniningil ng ating mahal na may kapangyarihan kay Kibulok. Yan kasi pawis dugo at pagod ng ibang tao at musmus na tao gamit upang maging maluho ang buhay. Nakapangalabot ay matakot lang po tayo sa ating mahal na may kapangyarihang ama. Sabi niya. Danny Santos ulit to. Maraming senadores ang naniniwalang si Kibulok ang anak ng Diyos. Sila ang mga sumusunod. Robin, Amy, Batogo, Bilyar, Binay, Cayetano, Grace po, Tulpo, JB at iba pa. Alam nilang napakasama ni Kibulugan pero todo suporta pa rin sila. Huwag na silang iboboto. Hindi naman lahat yan, Danny. Nag-isip si Tulpo, si Tulpo, si Grace po. Ewan ko ha, si Bina, hindi pa yata bumuboto, Danny. At mukhang hirap na hirap si Kimo na makabuo ng 8 na kanyang mapapapirma, ha? Ariel Bagadjong. Welcome to the club, Ariel Bagadjong. Manukan ni Kibs, sawang si Diggs ang pinagbantay. Marilo Pabianak, shout out, ha? Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Una po, conspire si Churi. Sino ba talaga nagmamay-ari, si Kibs or si Diggs? Kasi bakit agad-agad si Diggs ang administrator? Ang tanong. Katanong kapag nagkaroon ng warrant, asa na siya right now? Lord, kayo po ang tunay na nakakaalam ng katotohanan. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Maril Babian. Basta yan, parang ganun lang yan, Marilu, ha? Karamihan yung mga politikong kurap, ganyan talaga sila yan. Hinahanapan nila kung saan nila ila channel, yung kanilang mga nanakaw, o, diba? Alejandro Bidad, shout out. Karox, kung ako ang ginawa ng administrative ni Abuloy, lahat ng kumampi na sinatong, palalamunin ko ng bundle-bundle na dulyar. Ang bunganga mga Judas, at lahat ng member, ibabalik ko sa mga kinolekta sa kanila. Uubusin ko ang 8 bilyon dolyar para masaya ang mga nagtatrabaho. Naargabyado ni Kibs. Ni Kibs. Sabi ni Attorney Enzo. 5 ang warrant of arrest ni Kibulog. Walang lusot talaga. Kayo, Kimo, matulog ka na lang, bobo. Raul Villanada, shout out, ha. Greetings, Kuya Rock, sa may bahay, sa iyong may bahay, God bless and good health always. Good health. Shout, salamat, Raul. Raul Villanada ulit, oh. Kaya ipinanawagan ang mga miyembro ng komite ni Senator Hontiveros, lalo na yung tutol sa contempt ni Kibulok, ay huwag nang iboto sa 2025. Scratch na sila. Totoo yan. Sam J, shout out, Karox. Eh kung si Duterte ay makulong sa ICC, sino take over? God bless you, Karox. God bless, Sammy. Eh siyempre, alam mo hindi ko kung sinong te-take over niyan. Tagal pa yung ICC na yan. Pero yung kay Kibulok, mukhang talagang kumbaga sa ano.
eh, andyan na talaga. Hindi na siguro lalagpas ng ano. Tansya ko lang, ha? April, baka minamalas-malas ka, kibulog, eh, sa Biyernes Santo, nando ka na sa Hoyo, ha? Kung mahuhuli ka, ha? Sam, AJ ulit, ha? Karox, merong katapusan ang lahat. Goodbye, ek-ek. Sumagot si 3JCO po. Yes, ang daming kaso niya. Tuliro na si Kibs. Ah. Uy, 3JCO, alas dos ba ng hapon ang usapan natin o alas dos ng magaling araw? User, shout out. Huwag nilang lukohin si na Pacquiao at digong ang yang kayamanan talaga ni Pacquiao, eh pag-aari talaga yan ni digong nyo. Ginamit lang ni digong nyo si Pacquiao sa mga ninakaw pera ng sambayan ng Pilipino, ng mga Duterte. Ay, magaling din tong Yusef na to. Sherwin Sapeda, shout out my friend. Ha? Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out. Friend, I'm Ibingson. Talaga, namimiss ko na ikaw. Dolor Garcia, shout out. Belinda Magtangob, shout out sa India, sa Italy. Ah, sabi ni Impong Basyang. Impong Basyang, Team Tia Deli, muli po ay bumabati ng may ngiti sa ating pong lahat, mga Karaoke Warriors, the great. Usapang lasing, ah, usapang lasing pa rin po tayo sa Rox, ano po. Walang katapusang umay po ulit tayo kay Kibaliw. Iba na yung look. Pero teka lang po. Di ba yung po ang kanilang talambuhay, Sir Rox? Mahigit po silang isang dosena na magkakapatid. Parang nakakaloka naman po si yung sa daming-dami. Kahit isa, wala po siyang pwedeng pagkatiwalaan sa kanyang bundok-bundok na kayamanan. Parang may kakaibang amoy, Sir Rox. Talagang mabaho na. Mabaho na ang amoy. Di ba napaka-imposible sa dinami-dami ng magkakapatid o kamag-anak? Ibig sabihin, Sir Rox, mas matimbang ang putik kaysa sa dugo? Uy, totoo yan. Anak ng nanlilimahid na asong gala talaga, Sir Rox. Iba talaga ang may pinagsamahan. Ano po? Sa'yo lang walang iba. Lahat ng kayamanan. Sana all, ha? Ang mabigat niyan, Prince Sherwin, itong si Digong nyo, ni hindi nga miyembro ng kingdom. Oh. Eh merong, sabi nga ni Attorney Claire, eh meron siyang ano, ano to? Parang, marami siyang miyembro eh. Bakit yung tagalabas pa, niya ginawa niyang administrador? Oh. Ayun, siniswerte. Pinahiram ko lang yan. Sabit ka na eh. Pati pa yung mga hiniram mo eh. Mawawala. Bukas ka. Pakyo ka. Binibigong ha. User ulit oh. Ay naku ang mga satanas na Pakyo at digong nyo. Pinagluloko nila ang mamayang Pilipino. Mga nakaw na pera ng mamayang Pilipino. Yan ang pag-aari ni digong nyo. Ginamit lang ni digong nyo si Pakyo. Ah. Eh ako yung naniniwala ako sa inyo sa lahat, sabi. David Alvin Mendoza, shout out. Hello po, Karos. Magandang hamon po sa lahat. Aba-aba. At may administrator pa na ini-appoint ang appointed son of gun. Sa bagay, ibinabalik lang naman niya yung pag-aari ng nagpahiram sa kanya. Kapag wala na si Kibulog, ay papalit na si Digong. At ang sasabihin naman ni Digong ay ako ang appointed Santanas. May karugtong pa na kapag naniwala kayo sa mga sasabihin ko ay stupid kayo. Sige pa, Karox at mga Rocky Warriors. Huh? Sige po, Karox at mga Rocky Warriors. God bless po sa ating lahat. God bless. David Alin Mendoza. David Alin Mendoza ulit oh.
Ah. Dagdag ko lang po, Carox. Ang mga salita ng Panginoon Diyos ay matalinghaga po talaga. Pero ang salita nitong si Kibaliw ay matalim lang. Kala ko matalimhag, matalimhasa. Ah. Friend si Erwin ulit, oh. Pero si Patotoy Bigote, na sobrang lupit na po talaga ng balikwas ng utak. Ano naman po kaya ang kanyang kaparte? At malilipat po sa kanya galing sa Panginoon ng mga NFA si Rox. Baka sa kanya naman po yung kingdom ng MPA. Ababum, ababum. Ah, mga perang nalikom, ilagay sa bulsa at saka itagum. Oh, suklay Bigote, nasira na ang ulong buwisit. Eko. Reserve sa peda ulit, oh. Ah. May padasal-dasal pa siyang nalalaman. Siya lang naman ang nakakaintindi. Kala mo naman, eh, mag-iiba at magpapalit siya ng anyo pagkatapos niya pong magdasal. Sa totoo lang po, dapat siyang ireklamo ng mga tunay na Muslim. O yun. Binabalahura niya pati sa gradong pagdarasal ng mga Muslim. Masyadong pabida. Weh! Dapat talaga sa yung demontres ka. Sinilasing ka sang uso. At nang ikaw eh magtino na kurimaw ka. Weh! Buisit! Lechi ka! Galit! Dumayas-layas ka nga dyan. Bugok ka. Para mo ng awa. Umuwi ka na sa inyo at matulog ka na lang mahimbing. Malay mo, baka paggising mo, isa ka nang darna. Buisit, kinampo eh. Iita ulo ni Prince Erwin. Ha? Mukhang di ka nakapagsumba. Lucifer. Ang ano naman kasi ito, Lucifer. Ha? Carox, dapat ibigay muna sa FBI si Canor para pag na-tried and convicted siya sa US court, palagay ko limas lahat ang kayamanan ng niya sa Amerika dahil gagawing pambayad danyos sa mga nabiktima niya. Opinyon ko lang yan, Carox. Ang problema, sabi ni Arliston, mukhang wala namang masyadong ari-arian sa Amerika, pren eh. Yung karamihan daw sa mga kingdom-kingdom mga simba-simbahan doon na ginawa eh, inuupahan lang daw eh. Umuupa lang daw. Oh. Marius Giluma, shout out. Problema, Carox. Kung si Digong ay huhulihin din ng ICC, paano na? Kung ganun, Carox, maging pastor na rin si Digong. Kung ganun, eh paano na kung ang ICC ang sa makalawa andyan na? Matagal pa 'yun, friend. Kaya magagawa niya muna lahat ang kanyang dapat gawin bilang isang administrator sa mga ari-arian niya. Ari-arian nila Digong ni Kibulog, ha? User, oh. Dapat imbestigahan niyang yaman ni Pacquiao. Saan niya kinuha? Saan niya kinuha ni Digong? Eh, bahala si His Excellency dyan. His Excellency! Kitang-kita na yan, ha? Hindi na bago sa'yo yan. Yung mga ganyang style. His Excellency. Style din ni tatay mo yun noong araw, di ba? Sa dami ng pera, kung saan-saan niya rin pinangalan, di ba? Mga dami, di ba? O, ganyan din yan. Ang halap, dapat lang, hanapin pa kung nasan pa yung iba. Sabihin natin si Pacquiao, dami ni Digong. Asan pa ibang dami sa dami ng kayamanan na yan? Ang dami niya. Di ba? Puro hindi maipaliwanag, di ba? Si Pulong lang 51 billion. Tatlong taon, saan lumulubog pa yung Davao? Ano ba? User ulit, ipako sa Cruz na pabaliktad niya si Pacquiao ng patiwarik. User ulit, oh. Makakarma yang si Roque nagpe-pre-rally sa ano, ginalang ba niya ang Diyos? Oh. Eh, ano na yata, na-stroke na eh. User ulit, oh. Dapat wag iboto sa pagka-presidente yang si Saramao. Sigurado pag si Sara ang nanalo, absuelto niya si Kibulok, Satanas. Check yun.
User ulit, oh. Manyak na pastor, kibulok, satanas. Galit si user. Ted, shout out, Ted. Si Digong na pala ang mga mahala sa ari-arian ni Pacquiao. Kasama na ang buong universe. Buong universe. Buong, ano, buong mundo. I own the earth. Akalain ninyong napinawan na nagkakaguluan tong baliw na to, no? Lord, siguro malapit na ring makulong si Digong dahil galit ang Diyos sa mga taong kumakamtang ng kanyang ari-arian. Nakukulong. Oo, tama. Kay Lord, itong universe at saka earth, siya ang lumikha ng langit at lupa. Ngayon, sasabihin niyo ay on the earth, mga gago. Evelyn ulit, oh. Shout out, Evelyn. Kayamanan ni Pacquiao na ipinalilimos ng mga member, ang mga ari-arian ay kapag hindi ka na nakakota ay makakatim ka na ng palo na ang gamit ay padel. Si Duterte ang tagapagmana ni Pacquiao na walang kahirap-hirap. Kawawang mga member na hinahataw ni Pacquiao ng padel sa puwet, hindi lang isang beses kundi 100 times. Sana sa US siya makulong para hindi siya bigyan ng VIP treatment. Oh, yun lang yun. Makulong ba ka mo? Evelyn, maniwala ka sa hindi. Hindi ako naniniwalang makukulong yan. Hindi ako naniniwalang madadakip yan dahil yan nga ay tawag ito. Lilipad na siya. Siya ay glorified na. Sabi niya, diba? Cassandra Daisy, shout out. Thumbs up, Mr. Rocks at Warriors. Naniwala tayo kay Laskay na si Digong ang nasa likod at harap ni Kibulok sa lahat ng kayamanan ng kingdom. Totoo. Halo-halo, Ube, shout out. Makinig kayo kay Dilima. Makinig kayo kay Dilima na kay Duterte ang mga properties na yan ni Kibuloy. Nagsalita na rin ba si Senadora Laila Dilima? Masyado kasing tingin ni Digong sa mga Pilipino, talagang natanga niya ng toto, di ba? Ana Pelgo, shout out. Good evening, Karox. Palabas lang nila Kibulok at Digong nyo. Gawing administration si Digong nyo. Share ni Digong yan na gusto nang ibalik ni Kibulok. Gagaling. Ana Pelgo ulit. Gusto pa tayong idamay ni Boy Sili sa utang na loob niya. Sa utang na loob, siya lang yung utang na loob kay Kibulok. At yung pinagsasabi ni Boy Sili, malayo sa usaping rape, human trafficking, child molester, at may appointed son of God. Batakot humarap sa Senado. O, yun nga. Boy Sili! Kung nga, tutuktukin mo yung ulo mo paminsan-minsan at nang nalalaglag yung mga kalawang, ha? Nang kamote o senador to, number one. Di kaya to nahihiya naman, anak ng pato. Ana Pelgo ulit, o. Matalino pa yung aso kaysa dyan kay Boy Sili. Sobra ka naman, Ana. Paano naging senador yan? Nalay ko nga sa mga bumoto dyan. Joe Flores, shout out, my friend. Mag-isang oras na tayo, my friend. Hello, Sir Rox. Si Pacquiao, pwede naman niyang ilipat ang Davao City. Pwede naman niyang ilipat ang Davao City o kahit pa ang buong island ng Mindanao sa karoroonan niya, di ba? Isang pitik lang ng kanyang mga daliri. Shazam! Sa peto. Kabit na ang Mindanao sa China. Eh bakit di niya magawa? Lobat ba ang superpower niya, Sir Rox? Bakit nakikipag-agawan pa siya sa mga alahas? Wala naman yatang pawn shop sa langit, di ba? Ay nako, please Lord, tulungan niyo po kami lumayo sa kabaliwan.
Kaya namimiss kita, friend Joy, sa totoo lang yan. Ato, Rafael Galvez, shout out ah. Si Duterte ang bagong appointed son of God. Tayo dyan. Joe Flores ulit oh. Supena, ah, supena, supena pala. Alam ko na. Supena. Supena. Google nyo kasi, Sir Rox, type how do you pronounce Supena sa Google. May babae dun na may sexing voice. Supena. Hindi ko na masyadong nasasalita yan. Supena na yan, friend Joe. Kasi hindi naman tayo abugago. Ay, abugado. Joe Flores ulit. Mali ang balita-balita ninyo kay Trump, Sir Rox. Kailangan niyang dumaan sa butas ng karayom bago siya maging presidente ulit. He is facing jail time and bankruptcy, 500 million and counting ang liabilities sa last two cases. Pero kung magmimilagro at nanalo siya, Sir Rox, goodbye na tayo sa Amerika. No more, huh? No more non-white people allowed in Amerika kasi racist ang grupo nila. Kagaya ng Third Reich noon sa Germany. Oh. Ah, sana matalo ka, Trump ka, ha? Joseph, ay Jose, Joseph Rigudon. Welcome to the club, ha? Joseph Rigudon. Ha? Dami kong tawa sa mga komento. Paano nga nanalo yung Binoy na yan? Nagkakalat lang naman sa Senado. Nga eh. Good, ano to? Louis Bulano, shout out ah. Good day ka, Rox. Delikadong pag nakulong si Kibaliw dahil baka magtayo ng sekta. Sekta niya sa doob ng kulungan. At magpatayo ng kulto. Wala yan, maniwala ka, Louis. Ako, ewan ko. Sana tama ako ah. Hindi, dati pa natin sinasabi, di ba? Sana mali ako. Pero ngayon, at this moment, sana tama ako. Hindi nila yan, hindi nila yan madadampot ng buhay. Kaya nga, pumirma na ng appointment, in-appoint na niya daw si Digong sa lakanda ng kanyang mga ari-ari ang maiiwan, ano't ano man. Ah. Juan Reyes, shout out. Dito sa US, pagtalo siya sa kaso, sasamsamin yan ng court at ibabayad sa mga victims kahit si Digong pa ang administrator. Ganun? Sana nga ah. Sumagot si 3JC po, nasa US din kasi ito eh. Ah. Tama, sabi niya. Malaki ang chance na talo si Kibs dahil napaka-solid naman ng mga testigo. Sana nga maibayad sa mga biktima ang kayamanan ni Kibs. Kaso nga, kaso tiyak may malusot dyan. Is it not actually his money but belong to this and that? Ang mga properties niya eh nakasanla. Basta gumagawa ka ng paraan ngayon pa lang si Diggs to avoid paying the victim. Totoo yan, ha? Totoo yan, 3JC Hope, ha? 3JC Hope ulit, oh. Ha? Sir Rox, kakanta na ba si Kibs ng Frank Sinatra song My Way? Si Kimo naman, kakanta na rin ng, kakanta na rin ba ng You've Got a Friend? Ah, tata. Si JB naman, kakanta na rin ng I Made a Mistake. Ha? Si Senator Tiberos naman, kakanta na ng Ako Ang Nagwagi. Ah? Si Diggs naman, sabi niya kay Tiberos, Hoy, ako ang nagwagi, naitago ko ang aking kayamanan kay Kibuloy. Tawa-tawa, ewan ko sa inyo. Tawa-tawa si 3JC po. Pag nagkausap tayo, siyado ka kasi. Ah? Siguradong tawa ka ng tawa. Tingnan mo. 3JC po ulit. Pero Sir Rox, sabi ni Kaenso, eh paano kung si Diggs naman ang hulihin ng ICC? Paano na ang mga kayamanan puno ni Kibs? Halatang halata na si Diggs ang tunay na may-ari ng ari-arian ni Kibs. Pinatago lang. Oh.
Sagot ko naman kay Kainso, madali lang yan. E pag kinuha na siya ng ICC, e naka-stipulate naman sa papeles na si Aling sa Sarang Walang AIDS ang mag-handle ng kayamanan. Kung makakulong din si Sara kasama si Diggs, eh naka-stipulate pa rin na si Baste o si Pulonglong ang tagapagmana, o di ba? Mag-abogado ka rin kaya ako, Sir Rox. Yun nga eh. Sa totoo lang, friend Jay, hindi na rin kailangan abogado sa mga ganyang klaseng issue. Masyadong mababaw. Kung utak mo, kagaya ni Kimo, kiikot ka talaga. Pag sa kagaya natin ng mga malakas ang pang-amoy, hindi pa pwede ang style ni Digong. Nung ko paano yan eh, di ba sinasabi ko, katarang, paano ka makakapagnakaw sa bahay ko kung hindi kita pinapasok? Ako boss sa kaharian na to eh. Ngayon, papasok ka, Kibs, na manloloko ka na ikaw appointed son. Patatawag kita, ha? Mag-asawa, sampal, abuti mo sa akin pag hindi ka umayos ng sagot eh. Ikaw ba? Gusto ka? Ha? Pabayaan kita manloko rito, pero ganito gagawin natin, ha? Tapos na yun. DJC pala ito. Sir Rox, tawa. Yung disappointed son, nag-appoint din. Kaso yung ini-appoint ni Kibs, may sabit din sa ICC. Ang dali lang naman kasing solusyonan ng problema ni Kibs eh. Isang salita lang niya, mawawala lahat ang kaso niya. Bakit ayaw niyang gamitin ang kanyang power? Tulad ng pagpapa-stop niya sa Lindol, sa Pinas. Kadali lang naman, pinapahirapan pa ni Kibs sa sarili niya. O baka naman kaya di niya magawa dahil wala naman talaga siyang power. Anong walang power, 3JCFK? Meron siyang kili-kili power. Kaya ang gamit niya, Ericsson, ha? 3JCFK ulit to, Sir Rox. Yung papreskom ni Kimo, kung ako nandun, tatanong ko kay Kimo ito. Kung ikaw ang nasa katayuan ng mga biktima o kaya ikaw ang ama ng biktima, ano ang gagawin mo kay Kibs? Yun lang. Ay, sasagot sa'yo ni Kimo. Kaso nga, hindi ako eh. Matalino si Kimo. Kala mo, 3J shop ka. Kaya hindi ko kaya sagutin yan. Hindi nga ako eh. Ako eh, taghanga talaga ni Kibs. Ah, sabi ni Kimo sa'yo dyan. Kasi ako eh, nakahiram ng helicopter. Oo. 3J shop ulit to. Sir Rox, alam mo ba, ang iniisip ko, dahil nga sa genetic, ano to? Pencleptonoria. Bahala ka, Sir Rox, sa pronunciation. Busy. Huwag niyo ako pinapahirapan, ha? Na nagre-resulta ng mental retardation. Kung baliw nga si Kibs, may mga baliw kasi na akala mo normal, pero still, madidetermine mo rin na sa kilos, panalita, at mga reasoning. Meron sa Senado niyan! PJC Hope, meron sa Senado niyan. Mawalaan mo kung sino. Ayoko sabihin. sige, walaan mo, ha. Asahan ko sagot mo. I-text mo lang sa messenger, ha. Sa Senado, may ganyan. Oo. Baliw siya, pero akala niya matino siya, ha. Tuloy natin kay 3J Show. Lalo siyang mababaliw dahil left and right ang kanyang mga kaso. Tapos ang maliligayang araw niya. Hindi siya sanay na mawala ang maliligayang araw niya. Hindi siya makaka-adjust dahil ang utak niya ay walang kakayahan to make adjustment. Ano sa palagay mo, Sir Rox? Kaya nga, di ba sabi ko? Isang bala lang ang solusyon sa kanyang mga problema. Or other way around. Nagawa ni Judas, ba't di mo magagawa? Di ba? Shirley Jaser, shout out.
Sino pa ba naman ang expected nating pagkakatiwalaan ni Kibs ng yaman niya? Kuno. Eh di alam na this, 'di ba? May binanggit si Mr. Las Cañas last time sa interview niya, 'di ba, Carox? O, 'di ba? Joseph Hilaga. Joseph Hilaga, shout out ha. Ibig ba sabihin niyan si Digong na ngayon ang may-ari ng sanlibutan at mga kaluluwa ng mga tao? Mismo. Eh siyang inappoint eh, di ba? Tawa-tawa si user oh. Siyang inappoint ng the appointed sa ng appointed ng appointed. Tagay appointed yan oh. Bisik. Arnold po si Diego, shout out. Malamang tama ang hinala mo, Sir Ox. Ako pa. Tagal na tayo sa politika, friend Arnold po. Galaw-galaw pa lang, alam mo na eh, di ba? Magnanakaw ka, eh, honorable ang tawag sa'yo. Di dapat eh, kalat mo nun. Tapos medyo kakain-kain ka pa ng tuyo at nagkakamay ka. O, di ba? Reynaldo Gonzalez, shout out sa Rox. Kahit di miyembro ng komite, si Bato de la Rosa, ayan na, nagsalita na at kasabi-sabi, mataas daw ang respeto niya kay Kibuloy dahil appointed son of God daw si Kibuloy. Kaya pala ganun na lang si Bato sa pagpapatupad ng Oplang Tukmol. Ang dinidios niya ay isang executive fake pastor. O, di ba? Alam niyo si Bato? Yan si Bato, si Bongo at si Kimo. Eh, isa lang ang ano niya. At ang kanilang abogado ay si Harry Roque at si Panelo. O, di ba? Reynaldo Gonzalez ulit. O. Di malabong si Digong nga ang nais maging administrator ng mga properties si Kibuloy. Sapagkat kahit nga appointed son of God si Digong, kahit nga appointed son of God, si Digong, sinabi niya at tinatanggap kaya niyang mag-best friend na yan ay magkakasama sa hirap at ginhawa. Itatanong baka gusto mo ding administrator ni Kibuloy, hindi sa properties kundi sa mga pastoral. Ano sa tingin mo, Kalatni? Sama ako, sampu sa'yo. Kalatni, may sinasabi sa'yo si Reynaldo Gonzalez. Baka gusto mo raw maging administrator ng mga pastoral ni Kibulog. Sama raw siya, sampu. Sama na rin ako. Ikaw naman. Ba't ikaw lang, Reynaldo? Pulito Rubilio ulit o. Brother Rox, kawawa naman si Senyor Aguila. Walang kaibigan ng mga senador, kaya na-cite in contempt at nakulong sa NBI. Oh. Arlene Tayam, shout out ah. Gandang umaga po, Tatay Roque, at sa mga ka-warriors. Gandang umaga na ka. Yanick Ordobe, shout out. Ha? Booking na tuloy dyan pala na nilagay pera ng mga Duterte. Dami pala ng mga Duterte si Pacquiao. Swerte ng Duterte. Sila na ang hari. Save pera nila. Ha? Miguel Soriano, shout out. Ah. Si Digong naman ang papalit na boss ng mga manlilimos sa Senado. Kaya walang katapusang paghihirap ng mga Pinoy. Paikot-ikot lang sa Senado ang mga manlilimos. Kakaupo pa lang isip na naman ng susunod na eleksyon para sa kingdom ni Kibuloy. Ha? User ulit to. Mga senador ni Kibulog, Amy, Robin, Bongo, Bato, Tolentino, Villar, huwag nang iboto mga yan. Patay tayo dyan. Mission accomplished mga boss. Shout out friend Jun Lagon. Pasyal-pasyal ka lang sa Baguio, ha? Friend Jun. Eman Escalona, shout-out. Boyong Kong Balong, shout-out. Brother Relly Asistio. Magandang gabi po. Ginibin na tayo sa kakakwento natin, mga boss. Oh,
Tignan natin kung makasingi tayo na isang maikli-ikling vlog mamayang gabi bago ako matulog, mga friend. God bless po, God bless. Mag-komento po kayo dito sa nangyayaring ito. Nakatakatakang nangyari dito sa mag-best friend na isang appointed son of God at isang ang tawag kay God ay stupid God. Magandang gabi po, mga friend. God bless.